Nitong Martes, October 15, binalot ng tensyon ang silangang Asya dahil sa mga provokasyon ng North Korea at China laban sa mga kaalyado ng US na South Korea at Taiwan. Pinasabugan ng mga sundalo ng Korean People's Army ng Komunistang Korea ang mga kalsada at rilas ng tren na nag-uugnay sa dalawang Korea. Kasabay nito, kinuyog ng halos 200 na mga eroplanong pandigma ng People's Liberation Army ng China at mistulang isinara ang pulo ng Taiwan para sa umano'y military drill kasabay ng pagbigay ng babala sa island state laban sa pagdeklara ng kalayaan. Ang mga insidenteng ito ay nangyari sa gitna ng paghihintay ng mundo sa resback ng Israel laban sa Iran, nakaalyado naman ng dalawang nuclear arm ng mga komunistang bansa sa malayong silangan. Ayon sa mga security analyst, ang mga lugar na ito ay tinuturing na flashpoint o pagmumulan ng sigalot na maaaring sasampulat sa isang malaking digmaan. Pero bakit sabay na umeksena ang North Korea at China habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa Middle East na maaaring hahatak sa Estados Unidos? Nagkataon lang ba ang mga maniobrang militar na ito o may malalim na dahilan kaya sadyang magkasabay? Bahagi kaya ito ng isang maitim na balak ng mga bansang pinansagang makabagong akses na may ambisyong magtatayo ng New World Order na papalit sa Amerika bilang superpower? Yan at iba pang katanungan ating pag-usapan sa episode na ito. Bandang alas 12 ng tanghali noong Martes, niyanig ng mga pagsabog ang Gonghae at Tonghae Road Network na naghihiwalay sa dalawang Korea. Ayon sa South Korean Joint Chiefs of Staff, gumamit ng malalakas na mga pasabog ang KPA upang putulin ang mga daan na tanging ugnayan ng dalawang magkaribal na bansa. Nangyari ang insidente malapit sa Demilitarized Zone o DMZ, ang nakabakod at gwardyadong boundary na naghahati sa Korean Peninsula malapit sa 38th Parallel. Wala namang nasaktan pero napaputok ang mga sundalo ng South Korea mula sa timog na kabila ng bakod bilang warning shot. Buti na lamang at di ito pinatulan ng mga tropa ng Komunistang Korea. Gumamit din ng mga bulldozer at iba pang mga heavy equipment ang KPA matapos isagawa ang mga pagpasabog. Nangyari ang pagpasabog isang linggo mula nang nag-alboroto ang North Korea at nagbanta ng isang mabangis na paghihiganti laban sa South. Nitong linggo nga ay inumang ng North Korea ang kanyang malaking mga kanyon at pinaghanda ang isang malaking puwersa laban sa karatig bansa. Ang dahilan, mga drone na umano'y mula sa South Korea na nakapuslit at nagpaulan ng mga pamphlet na bumabatikos sa dinastiya ni Kim Jong-un. Mahigpit na binalaan ng mga opisyal ng South Korea na maghunos dili ang karibal na Democratic People's Republic of Korea kung ayaw nitong mabura sa mapa. Ayon sa Yonhap News Agency ng Timog Korea, sinabi ng Defense Ministry na di mangingiming lumaban ang US ally kung kikilos ng masama ang komunistang bansa sa Hilaga. Ang nakakagimbal na babalang ito ay binitawan ng Seoul matapos umanong unang nagbanta ang North Korea na madidiskrasya ang South Korea dahil sa pagpapalipad umano nito ng mga drone patungong Pyongyang. Kapansin-pansin na nagbigay ng babala sa pamamagitan ng Korean Central News Agency, ang state media ng Norte ay ang makapangyarihang kapatid na babae ni Kim Jong-un. Una rito, nagpaulan ang North Korea ng mga basura na nakakabit sa mga balon papunta sa direksyon ng timog na labis na ikinagalit ng Seoul. Marami ang nabahala sa posibleng kahihinatnan ng palitan ng provokasyon ng dalawang Korea. Kaya naging palaisipan tuloy kung may balak ba ang North Korea na sakupin ang South Korea lalo't di pa natatapos ang kanilang digmaan na sumiklab noong 1950. Noong Enero, ginulat ni Kim Jong-un ang mundo nang kanyang ideklara na ayaw na niya ang muling pag-isahin ang Korean Peninsula sa mapayapang paraan. Gusto niyang ideklarang kaaway at mortal na kalribal ang kapitbahay na bansa. Sa taon ding ito, pinaspasan ng Hilagang Korea ang pagpaigting ng mga seguridad sa kanyang hangganan. Nagtanim ng maraming mga landmine, naglingkis ng mga barbed wire at nagsaboy ng mga patibong para sa mga tangke ang North Korea. Bagamat walang epekto sa South Korea, ayon sa mga eksperto na ang ginawang pagpatid ng North Korea sa mga daan at riles ay para lamang sa propaganda. Ayon sa mga South Korean officials, matagal nang walang ugnayan ang dalawang Korea. Kaya para kay Leif Erik Easley, isang propesor sa Seoul, ang ginawa ng Hilagang Korea ay upang pagtakpan ang kapalpakan ng dinastiyang Kim
sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa para umanong nililito ni Kim ang kanyang mga mamamayan at ang international community sa mga totoong problema ng kanyang bansa sa pamamagitan ng pag-deflex ng kanyang lakas militar. Kung muling sisiklab ang digmaan sa tangway ng Korea, magiging mas malala ang implikasyon nito kung ikumpara sa nangyari noong 1950 hanggang 1953. Sa mangyayaring salpukan, lamang ang North Korea kung bilang ng mga aktibong sundalo ang pag-uusapan. Ang KPA ay may kasapi na mahigit 1.3 million kung ihambing sa 550,000 ng South Korea Armed Forces. Pero di kasali dyan ang mahigit 28,000 US troops na nakabase sa Timog Korea. Kung isasama ang kani-kanilang mga reserba, liamando naman ang Timog Korea na may 2,750,000 personnel. Ang hilagang Korea ay mayroon lamang 600,000 na mga reserve troops. Di hamak na mas malaki rin ang populasyon ng South Korea na pwedeng paghugutan ng karagdagang mga mandirigma. Ang bintahe ng bilang ng mga tangke ng North Korea ay mapapanis naman sa dami ng mga eroplano ng South Korea. Kakarampot man ang mga submarino ng Timog, may dalawa naman itong mga aircraft carrier at iba pang mga surface ships. Kaya lang, di matatawaran ang malaking lamang ng North Korea sa nuclear capability. Ayon sa Korean Institute for Defense Analysis, posibleng may 80 hanggang 90 mga nuclear warheads ang North Korea noong 2023 pa lamang. May sapat na itong kakayahang makagawa ng 186 na nuclear weapons pagka 2030. Ang bintaheng ito ng hilagang Korea ang masasabing alas laban sa Timog. Kaya, kailangan ng South Korea ang tulong ng Amerika at iba pang mga aliado kung sisiklab ang gulo sa tangway. Maliban sa dalawang Korea, pareho pa rin ang magiging supporting cast ng mas malalang giyera. Inaasahang susuporta sa North Korea ang higanting kapitbahay nitong China. Tulad ng sa nangyari mahigit 70 taon ang nakalipas, bubuhos ng mga sundalo at mga kagamitan mula sa China. Isa pang superpower na dating nasugatan pero malakas pa rin ay ang Rusya. Habang nakatali ito sa digmaan at pananakop sa Ukraine, tiyak tutulungan ito ang North Korea. Lalo na't malaki ang naging ambag ng hilagang Korea sa Russia dahil sa pinapadala nitong mga armas at posibleng mga sundalo na rin upang makipaglaban sa Ukraine. Maging katunggali ng bagong aksis ang Estados Unidos at mga aliado nito tulad ng UK, Australia at maging Japan. Marahil, di na magiging epektibo ang United Nations na makakumbinsi ng mga bansang sasali upang ipagtanggol ang South Korea. Kasabay nito, muling niligalig ng China ang kanyang kapitbahay na Taiwan. Sa umano'y military exercise na Joint Sword 2024B, mahigit 150 ng mga eroplano ang umaligid sa isla sa loob ng 25 oras. Maliban pa dito, pinalibutan din ng 14 na mga barko de guerra ang pulo na inangkin ng Beijing bilang isa sa kanyang mga probinsya. Kabilang sa mga barko ng China ay ang Soviet era na aircraft carrier na Liaoning. Ayon sa Taiwan Ministry of Defense, 111 sa mga eroplano ang tumawid sa median line, isang imaginary boundary na naghahati sa Taiwan Strait. Pumasok din ang mga ito sa Air Defense Identification Zone o ADIS, ang bahagi ng himpapawid na unahan ng airspace ng isang bansa. Di man kinikilala ng China ang ADIS ng Taiwan, di rin naman ito pumasok sa airspace ng island state. Mariing kinundinan ng Taipei ang war game ng China at agad pinakilos ang kanyang sandatahang lakas. Nagpahayag din ang pagtutol sa ginawang ito ng China ang Japan at maging ang Estados Unidos. Pero iginiit ng Estados Unidos na kinikinala pa rin niya ang China base sa One China Policy. Ayon sa mga eksperto, ito na ang pinakamalaking pagharas na ginawa ng Chinese military sa Taiwan. Nagbabala ang mga eksperto na sinusubukan ng China kung saan ang kapabilidad ng Taiwan kung sakaling lulusubin. Nagbabala rin ang marami dahil papalapit na ng papalapit ang tila paggubgub ng China sa isla. Sinasabing ang aksyon na ito ng China ay upang ipakita ang pagtutol sa anumang planong pagdeklara ng kalayaan ng Taiwan. Sa kanyang mga unang pahayag, mariing ipinangako ni Chinese President Xi Jinping na kailangang makuhang muli ang Taiwan at ibalik ito bilang bahagi ng China sa anumang paraan. Giit pa ni Xi, di siya mangingimi na gumamit ng puwersa, mapigilan lang ang pagkakawatak-watak ng isla. Ayon pa sa mga security analyst, ang mga pangyayaring ito sa Asia ay nagkataon lamang na nagkagulo ang Middle East at Europa. Maaring sinakyan lang umano ng Beijing at Pyongyang ang sitwasyon upang itulak ang kani-kanilang ambisyon. Pwede din na nagkataon lamang na sabay umaksyon ang dalawang otokratikong bansa. Ngunit ang mas nakakabahala ay baka bahagi ito ng isang malaking plano
upang isadlak sa dilim at pait ng digmaan ang buong mundo.